Electronics po is tinatawag ko po siya na dalawang, meron po siyang dalawang mukha, isang technical, isang practical. So ito yung tinatawag natin na technical, yung gumagamit tayo ng TDS meter. So ito yung TDS meter, sinusukat po natin yung potential of hydrogen, yung acidity ng tubig, at saka yung PPM, yung nutrients na kailangan ng lettuce. So sa lettuce po, ang kailangan po natin, ang required pH o yung potential of hydrogen is between 5.5 to 6.5. Ang required naman po na PPM o yung parts per million o yung sustansya na kailangan po natin ay between 540 to 860. So, sir, magastos pa lang hydroponics kasi kailangan pong bumili ng TDS. So, hindi po. Ito po yung science nating tinatawag. Kung ikaw naman po yung walang pambili, pwede naman pong hindi ka gumamit ng ganito. Sabi ko nga po, ako po, nag-start po ako ng pag-hydroponics without using this, pero naging okay naman po lahat ng mga tanim ko. So, sir, ba't tinuturo mo pa o ba't ginagamit mo pa yan? Meron pong trabaho ang TDS meter para at least mas mabilis po natin ma-diagnose o mas mabilis natin makita kung ano yung sakit o yung kulang ng lettuce natin. Kung meron naman po kayong kakayahan bumili ng ganitong mga gamit, eh bakit po hindi? So much better pa rin po yung may ganito. Yung wala naman po, pwede naman din pong wala. So sabi ko nga po sa inyo, marami po akong tinuturuan na walang kakayahan bumili ng ganito, pero naging successful naman din po sila na hindi gumagamit ng ganito. So una pong ginagawa po natin sa paghalo ng nutrient solution, so ito na po yung gagamitin natin. So yung pinunla po natin kanina, ito na po yung gagamitin nilang tubig. Ito na yung inumin nila for 14 days. So ito na po yun, maghahalo na po tayo ng nutrient solution. So ito po yung nutrient solution. So ito po yung NPK nating sinatawag. So nitrogen, phosphorus, potassium, and then yung calcium nitrate. So ito po yung tinitik nila kapag nakatanim sila sa lupa. So ito rin po yun, itong pares po na to. And then ito po yung pH down na ginagamit po natin para mapababa natin yung pH down, yung pH, yung potential of hydrogen. So pwede po tayong gumamit ng mga DIY na ganito tulad ng calamansi. Kung wala po, kung gusto niyo pong bumili ng ganito, ng TDS meter, at hindi naman kayong gagamit ng ganito, pwede po kayong gumamit ng calamansi or suka. O either tapos naman na po yung kapag po naman po mababa, baking soda. So ilalagay po natin para bumaba po yung, tumaas po yung pH. Ang kahalagahan naman po ng pH o yung potential of hydrogen, yung nutrients uptake po niya is mabilis. So ilan ba ang required na pH ng lettuce? So ang lettuce po natin is 5.5 to 6.5. So ngayon po, una pong ginagawa po natin dito, sinecheck po natin yung tap water. So ito po ay deep well. So ito po ay walang chlorine. So check po natin yung PPM niya. So una pong ginagawa natin, sinecheck po natin yung PPM, yung parts per million na tinatawag natin dito sa tubig. So yun po yung unang procedure na ginagawa natin. So ito pong TDS meter, meron po siyang 4-in-1. So ayan po, naka-mode po siya. So ang PPM po natin is 194. Ayan. Wow, kaya bumaba pa. 191. So ayan. So lagi pong tatandaan kung ilan po yung PPM ng tubig. Kasi po ililess po natin yan mamaya dun sa pag may halo na tayong nutrient solution. Magbabago. Opo, magbabago po yan. So ililess po natin siya. So yung 191 ililess po natin dito sa magiging total po ng tubig po. So ngayon, ang iahalo po natin dito is ang ratio po ang dito. Una, sir, kailangan bang may una o wala po? So kahit ano lang. Dito po kahit po alin ang mauna, walang problema. Make sure lang po na hindi mo sabay ilalagay. Ah, okay. Tatanong ko. Sama ka ta sa bintyo. Ano 'yun? Ikaw dat nandoon ka. Okay lang. In every 1 liter po is 1.5 ml. In every 1 liter of tap water is 1.5. So 1.5 po ng NPK,
1.5 ml ni calcium nitrate. Okay. So meron po tayo ditong 30 liters na tubig. Okay. So ilan po? Times po tayo. Tatlo na. Apo. So may 1.5 times 30. So ang answer po is 45 ml. Oh. Okay. So in every 1 liter para pumalinaw, sa isang litrong tubig maglalagay po tayo ng 1.5 ml. Ah, 1.5 ang litro. 1.5 ml po in 1 liter. Oo, so, meron po tayong tatlong pong tubig dito na base water po natin. Tatlong litro. Yeah. 30. Ah, 30 liters po. So, 30 times 1.5. So, 30, 45 ml po yung ilalagay po natin. So, kahit po alin ang mauna pwede. Okay. So, unahin po natin si calcium nitrate. So, meron po ako dito na pangnukat sa vitamins ng anak ko. So, yung pinakasagad po na ito is 15. 15, oo. So, tatlong ganyan. Tatlong ganito po ilalagay natin. So, ibig mong sabihin, sir, yung mga paghahaluin natin dyan ay matatagpon din sa lupa. Opo. So, ito rin po yung kinakain po nila eh. Kaya sobrang safe po na una, FPA approved pa po yung ginagamit nating commercial na nutrient solution. Okay. So, hindi po siya harmful po talaga. Hmm. So, scattered lang po natin, ayan. So, tatlong ganito po na 15 ml yung ilalagay po natin. Yeah, 45 ml. So, 45 ml po, wala tayong panghalo. And then, sandok. Kahoy na lang. Ito na lang po siguro. Oh, yeah. And then, haluin muna siya. Make sure lang po na nahalo ng mabuti. Mga isang minuto po nating haluin siya. Para at least humalo po siya sa tubig. Ayan. Di bali pong kahit anin po mauna dito, wag lang pong sabay. Wala pong problema. May nagtanong na rin sa akin kasi po na ihahalo rin naman bakit hindi sabay. Nangyari po kasi sinubukan ko na yun para matanong naman, magkaroon naman po ng kasagutan yung mga tanong sa ganun na bakit hindi sabay. Nagbubuo po sila. Mayroon po chemical na hindi po yung sila, reaction niya. Reaction po. Nagchochok po siya. So yung ginagawa natin ito, sir, yan lang talaga yung pagkain ng punla natin so, na ito na dapat. Rin po siya, ma'am. Tita, pag po yung hanggang ma-harvest na po, ito na po siya actually. Kumbaga, kung meron na po tayong punla dito na ready for transplant, ito na po yun. Ah, iyan na yun. Kung pinangako po sa inyo, wala na eh. Tumanda na rin po no, kasi na-delay po tayo. Kuya nga eh. Ang plano ko po talaga, meron po tayo kagad ditong isang box sa training. Tumanda na rin, so hindi na rin po siya maganda. At nagamit ko na rin po sa training yung iba, kaya hindi ko na rin po siya Ilang beses, sir, siya pwedeng magamit? For example, katulad niya. Pag dito po kasi, ang natitira po na tubig po dito, more or less po is 2 liters po. So, ang latest po natin, nabanggit ko kanina, is kumakain po sila 1.5 to 2 liters. Talaga mauubos. Until na harvest na yun, sir. Yes po, hanggang ma-harvest na po. So, okay. Meron po tayong 14 na butas na cups na ganun. So, kumakain po sila ng, ipalagay na po natin na maximum, 2 liter. So, may natitira po na 14 times 2 is 28. So, 2 liters po. Kaya talagang after mong i-harvest, maglalagay ka another 30 naman po na again. Ako naman po, base din po sa experience ko, yung po mga sumobra, kinolek ko po siya. Nagamit ko naman po siya sa pechay. Kasi po ang pechay hindi po ganun kaselan. Hindi po ganun kalakas kumain. Ibig sabihin yung 2 liters, isalin mo lang sa isang lalagyan. Apo, yung mga ibang box po, na mga natira, ginamit ko po siya. Pinagsama-sama ko. Para sa ibang para pechay. Para makaipon po ako ng isang box or dalawang box. Para at least pwede ko po siyang tanimin ulit po. So, naging successful naman po sa mga peche. Pero sa latest po, lumalaki po sila pero hindi po ganun kalaki po. Dahil konti na lang. PPM po nila yung... So, sunod po natin itong si NPK po natin. Nitrogen, phosphorus, potassium. So, shake muna po natin bago tayo maglagay. So,
45 ml din po nito. So lagi po silang parehas. Kung po yung ilalagay po natin na kalnit, ganun din po. Maliwanag guys na solution yung nakikita nyo, pero yung solution na yon ay nasa lupa din po. Ginawa lang po. So, huwag kayong matakot kumain kasi mas safe ito kasi malinis siya. Wala po tayong insecticide na... Walang insecticide na i-spray. Kasi kung sa lupa, kailangan natin yon kasi maraming kumakain doon ng mga... Sa ibang bansa po, grabe na ang hydroponics. Yan na po yung way ng pagtatanim po nila. Opo, ang pinakang malaking supermarket sa Australia, Woolworth, makikita mo po lahat yung mga gulay nila, mostly hydro na, hydroponic. Ba't ko alam? Kasi malinis. Malinis talaga. Yan, ayan na. Haluin natin mabuti. Tingnan nyo po yung biyaya ng Diyos, diba? Hindi ko po ito pinag-aralan. Kaya po marami din pong na-amaze. So sabi ko, yun po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Na hindi mo inaasahan. Malayong malayo po ako sa dati kong trabaho. Nasa larangan po ako ng transportasyon. Isa po akong bus conductor. Kapag wala pong biyahe, nasa sideline po ako sa Grab driver. Mamasada po ako sa Maynila. Kapag wala pa rin naman po, masahe naman. Nagmamasahe ko. So from Manubela and then magmamasahe lipat po sa ganitong klaseng pagtatanim na modern time. So ma-amaze ka po dun sa graceful ng Diyos. Kung paano po siya kumilos na itataas ka dun sa mga bagay na hindi mo po inaasahan talaga, diba? So yun po na talagang marami pong na-bless dun sa history kung paano po ako nag-start na grabe yung pagkilos po ng Diyos sa buhay. Kaya yung mga iba po na nawawala ng pag-asa, magtiwala lang po tayo sa magagawa ng Diyos. Napakayaman po ng Diyos. Sa kanya po, nagmumula ang lahat na. Ayan, so natapos na po tayo. So kung sa practical po na binabanggit ko kanina, ito na po siya. Yeah. Tapos na. Kasi tapos wala na. Po kayong pang sukat. Sukat. So make sure lang po yung mga tubig po natin na nilalagay, ay hindi po natin hulaan. Kasi po, kung huhulaan po natin yung tubig nating ilalagay, hindi po natin alam, baka matabang or kulang. Kailangan or talaga. Oo. Make sure po na 30 liters yung nilagay nyo and make sure po na tigpo 45 ml. Kasi kung wala po